So, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol po sa ating basic ondo. Ayan. Opti-new distributor orientation. So, yan po ang ibig sabihin ng ondo. So, sa mga hindi pa nakakadinig ng ondo, eh, welcome po kayo para marinig niyo po ang ondo natin ngayong gabi. Yan, so start po tayo. Ano po ba ang ondo? Para saan po ba ang ondo? Pero teka lang, bago na, ito na naman tayo eh. Masyado ako excited. So bago po ang lahat, ako po ay magpapakilala muna. Ano? Ako po si Coach Diwel, Diwel Managay. So mga hindi po nakakapag-pronounce ng aking apelido, pagpasensyahan nyo na po. Ang aking pong apelido ay talagang native na native. Yan, yan po ay... apelido po ng aking mga ninuno. Ang aking po mga ninuno ay nagmula pa sa kabundukan po ng Ilocos Sur. Kaya sila po ay mga igurot. So ako po ay mayroong dugong igurot. Ang nanay ko po ay Tagalog. Taga Montalban, Rizal po kami. Ang nanay ko. So ako po ay nag-start kay One Opti. Ano po, noong 2019. Yan. At ako po ay na-inlove po sa product. At dahil po sa product na yan, kaya ako po talagang, ako po ay pumasok kay One Opti. At nakita ko po na dito po pwede na yung aking pangarap na maging financially free sa aking age ng 45, eh dito ko lang siya makukuha, hindi po sa pagiging empleyado. Matagal po ako naging empleyado. So marami pa ako mga pinasukang trabaho, pero ang naipon ko ay talagang payslip pa rin at utang. Ayan po, talagang lahat po naman tayo ay nakaranas ng ganyan. Ano po, nakaranas magsanla ng ATM, di ba? Nang utang ng ganito. So yung sahod pa lang, isasahurin pa lang, may utang na. Yan, hindi po nakakayang sabihin kasi talagang totoo po nangyayari yan. So dito po kay One Opti, nagpapasalamat ako kasi merong isang mabuting loob na tao na talagang gumawa ng pamamaraan para maiahon po tayo sa ating kahirapan. At nagpapasalamat po kay Chairman Marwin Baro dahil siya po talaga yung gumawa at nag-formulate nitong product ni One Opti na yun ang ating OptiJuice para makatulong po sa ating lahat, sa ating mga Pilipino at sa buong mundo. Yan. At ito na nga po, nandito na tayo kay One Opti at talagang hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin. Ano po? So, eto na. Yan, pwede na tayo mag-start. So, ang ating po pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol po sa ating ondo. Ayan, ondo. Opti-new distributors orientation. Ano po ba tong ondo? Sinasabi natin, 'di ba? Bakit po ba ito mahalaga sa ating mga distributor, sa ating mga bagong distributor? Ang ondo po, ito po ay tinatawag na the A B C D to excellence. Ano po? So sa ating pong pag-opti, marami kaagad na burnout. Bakit po? Kasi buwang na buwang ka nung ipinresent sa iyo si One Opti, buwang na buwang ka pag-uwi mo sa inyo. 'Di ba? Ang dami mong naiisip kaagad, ang dami mong tao na kailangan kausapin. Ito kakausapin ko to. I-share ko kaagad to. I-share ko to. 'Di ba? Mag-aalok ako ng ganito, sigurado. Positive na positive ang iyong pag-iisip nung simulang narinig mo si One Opti. Di ba? Nasubukan mo si Prada, nakita mo si Complan, nakita mo si Marketing Plan. Ikaw naman, excited na excited. Di ba? Tapos, ang problema, bigla ka na negative. Ang nangyari, ayun. Quit agad. Di ba? Nag-quit agad. Bakit po? Kasi nga po, bago tayo sumabak doon sa mga sa maraming tao na kakausapin natin, kailangan malaman muna natin yung A, B, C, D. Yan. Para ma-master natin, para ma-present natin ng maganda yung ating gustong i-present. Kagaya nitong si One Opti. Kahit po napakaganda ng iyong opportunity na ibinibigay sa tao, kahit napakaganda ng product na gusto mong i-share sa iba, pero tignan po kasi natin eh, hindi po tanggap ng tao yung ganitong klase ng industriya. Ano po? Totoo po yan. Yan, hindi pa tanggap ito ng karamihan. So ito, tingin nila dito, scam. Yan, ang tingin nila dito,
pagkakakitaan mo lang sila. So kailangan malaman natin yung ABCD. Ano po? Yan. Para maging maganda po yung ating kahihinatnan. So sumunod po ay yan. Ano ba yung mga dreams natin? Ano ba yung mga pangarap natin? Sige nga po. Magbigay nga po kayo ng isang pangarap ninyo na gusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Isa lang po, isang pangarap lang. Yan, car. Pangarap ang car ngayon, di po ba? Bahay. Yes, tama po, bahay. Pangarap po yan. Lalong-lalo ng sports car. Financial stable, yan. Freedom, yan. 1 million savings, house and lot, di ba? Bahay at lupa, mega center, travel abroad. Yan, matapos na ang kahirapan, financial freedom pa rin. Yan. Halos lahat po tayo. Yan, yumaman. Yan ang gustong-gusto ko eh. Pangarap, yumaman. Di ba? Magkaroon ng savings, financially free. Yan, pero pangarap natin, eto eh. Pag nasa bahay tayo, di ba? Minsan nangangarap tayo, nakataas pa nga paa natin eh. Nangangarap tayo, ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Di ba? Ang dami natin gustong gawin, pangarapin natin. Pero alam mo, guys, kayo kasi ang tinanong ko eh. Kayo mga optimists na lang ko, alam nyo na kung ano yung pangarap na gusto nyo marating. Pero lumabas ka, magtanong ka sa maraming tao dyan, hindi alam si One of the, anong pangarap nila. Siguro sabihin na natin mga nasa 80% wala masasabi silang pangarap eh. Bakit po? Kasi nga po, yung pangarap na tinatanong mo sa kanila, hindi nila masagot sa'yo kasi nga, hindi nila alam pa paano nila makakamit yung pangarap nila. Ang dami ko pong tinatanong, anong pangarap mo? Anong pangarap mo? Talaga mag-iisip muna sila ng matagal. Dapat kasi pag sinabi mong pangarap, pag tinanong ka anong pangarap mo, parang bata, pag tinanong mo anong gusto mo maging paglaki, di ba kagad sasabihin nila, gusto ko maging pulis, gusto ko maging teacher, gusto ko maging doktor. Pag tinanong mo bakit, kasi gusto ko makatulong sa tao, gusto ko makapagturo ng mga bata. Ganon kagad. Pag tinanong mo ang bata, pero pag tumanda na, tanongin mo kung anong pangarap ang gusto mangyari. Kung anong pangarap ang gusto nilang makuha, ang tagal nilang mag-isip. Ang tagal po mag-isip. Kasi ang problema doon, paano nila makukuha yung pangarap na yan. Di ba? Sabi nga nila, ang pangarap ay libre. Di ba? Kapag tayo mangarap, ilakihan mo na. Yung iba naman, pinupuloso po, eh, ba't pa ako mangangarap kung hindi ko naman kaya kunin? Di ba? So, may mga pangarap tayo. Ano-ano ba yan? Ayan, nakita ko kanina. Gusto nyo magkaroon ng kotse, gusto nyo magkaroon ng sports car. Ngayon, hindi na ito ano eh, hindi na ang pagkakaroon ng sariling sasakyan ay hindi na luho. Ito po ay parang nagiging basic needs na eh. Bakit? Sa hirap po ng mag-commute. Sa hirap mag-commute, hindi naman po ganun kaganda ang ating mass transport system. Di ba? Ang mahal pa ng pamasahe. So yung ipapamasahe mo, hindi kumuha ka nalang ng sasakyan. Di ba? Next. Bahay at lupa, di ba? Bahay at lupa. So lahat tayo, lahat mga tinanong ko kanina, karamihan bahay at lupa. Bakit po? Dahil karamihan sa atin nakikitira sa magulang pa, di ba? Nangungupahan, mostly nangungupahan. So yan, kaya bahay at lupa, basic na rin ito. Sumunod, syempre magkaroon ng pera. Di ba? Magkano ng pera, syempre. Dali lang po ah. Stop ko muna. Tingnan ko kung naka-record. Recording in progress. Ayun, recording in progress. Ayan. So, pera. Di ba? Sino ba ang ayaw magkaroon ng pera? Pera at maraming pera. Di po ba? Pera at maraming pera. Pero wag natin sabihin, hindi natin minamahal ang pera. Ano po? Pero ngayon, sa panahon po ngayon, kailangan talaga natin ng pera dahil wala nang libre ngayong mga panahon na ito. Di ba? Wala na pong libre. Wala na. Aba, eh, pagkain po natin, eh, talagang bibilin mo't bibilin yan. Di ba? Sa lahat ng bagay, bawat kilos mo, kailangan may pera ka. Pero ang pagmamahal sa pera, ibang usapin na po yan. At syempre, sinasabi ni Bang, makapag-travel abroad. Iba po yung magtrabaho abroad, ha? Iba ang magtrabaho abroad, iba rin yung mag-travel abroad. Kasi pag sinabi mo magtatrabaho ka,
isa kang OFW, makakasakay ka sa eroplano. Kaya lang, paglapag mo doon sa bansa na pupuntahan mo para magtrabaho, talagang gagawin mo doon, magtrabaho at magtrabaho hanggang sa matapos ang kontrata mo. Naranasan ko na po yan for 3 years. Ayan, kaya hindi po, ang hirap ng buhay ng isang OFW. So, mas maganda, mag-travel ka lang, di ba? Maging tourist ka lang sa lugar na yun at puntahan mo, pasyalan mo lahat yung mga magagandang lugar yan, sa iba't ibang bansa. Ayan, financial freedom. Di ba? Ang sarap kaya nung yung nandun ka lang sa beach resort, di ba? Nakahiga ka dyan, nakahawak yung kamay mo sa batok mo, yan, nakaganyan ka, nakatingin ka sa kawalan, di ba? Binibilang mo ilan yung alo na dumarating, di ba? Wala kang pakialam na hindi mo iniisip na ikaw ay nakalive or ikaw ay may bukas papasok pa sa trabaho, di ba? So, ito yun eh. Actually, kung may kukwento ko sa inyo, nung naisama ako ng ating marketing director, Coach Gab Castillo, sa Marinduque, ano po, ay grabe talaga. Kung makikita nyo yung financial freedom, yung time freedom, ayan, kasama po ang time freedom dyan, makikita ninyo talagang grabe. Super, Coach Gab Castillo, pinaramdam niya sa akin yun, kaya grabe yung training na naranasan ko sa kanya. So talagang gigil na gigil ako. Talagang ipakita mo ba lang, tapos ipapakita niya sa'yo ang kanyang magiging payout noon ay nasa 600,000 per week. Ay grabe talaga. Kaya talagang magkukumahog ka eh. Talagang kailangan mong gawin yung trabaho kasi andun eh, nakikita mo yung future mo eh. Kapag ginawa mo talaga si Opti, nag-focus ka, naging committed ka sa ginagawa mo, talaga makukuha mo ang dreams mo eh. At hindi lang po yan, napakarami pang mga pangarap, dreams na gusto nyo pang maabot sa buhay ninyo. Hindi lang po yan. Actually, talaga pag may pera ka, ang pangarap mo, napaka-easy lang po yan. Di po ba? Okay, next. So, meron na tayong pangarap. Di po ba? So, ikaw yan. Ikaw po yan. At iyan ang pangarap mo. So, sa pag-o-opti po, yan. Andito na tayo eh. Nakapasok tayo kay One Opti, naging member ka kay One Opti, nag-pay-in ka, nag-invest ka kay One Opti. Ngayon, ano na ang pangarap mo? Yan. Tanaw mo yung pangarap mo. Alam mo kung ano yung pangarap mo na gusto mong marating. So ikaw yan. Ngayon, paano mo mararating yan kay One Opti? Yan. Hindi na po basta-basta nag-pay-in ka kay One Opti, bukas ay yaman ka na. Hindi yung pag nag-pay-in ka kay One Opti, bukas makukuha mo na yung pangarap mo. Hindi yung bukas meron ka ng kotse, bukas may bahay at lupa ka na, bukas may savings ka na, hindi po ganun. Kailangan pong dumaan ka sa proseso. Ano yung prosesong yan? Ayan. May proseso po yan. Di po? Sa pagtatrabaho po kay One Opti, sa pagkilos o sa paggawa kay One Opti, kailangan mo nito. Kailangan mo yan. GLLA. Ano po yung GLLA? Yan. Sige nga po. Ano po yung GLLA sa mga nakakaalam? Yan. Para makita po natin, magkaroon po tayo ng interaction. Sa mga nakakaalam po ng GLLA, ano po ang GLLA? Pakitype nga po. Ayun. Ayan. Good learning and listening attitude. Ayan. Good learning and listening attitude. Ayan, congratulations po. Ayan, talagang umaaten sila ng training. Alam nila ang ibig sabihin ng GLLA. Kasi one time, nung kami ay nag-post na kailangan nyong magkaroon ng GLLA, ang tanong, Coach, saan po nabibili ang GLLA? Ay, mutika ko nang sabihin, tignan mo sa hardware, baka meron. O kaya, o kaya sa Mercury Drug. Ayan, GLLA, Good Learning and Listening Attitude. So, kapag meron tayong attitude na ganyan, 'di ba? Siyempre, marunong ka makinig, pag nakikinig ka, matututo ka. 'Di ba? Ang hirap po kasi nung kailangan marunong ka mag-observe doon sa paligid mo. 'Yan. Marunong ka makinig doon sa sinasabi ng upline mo. Marunong ka makinig doon sa sinasabi ng mga crossline mo. 'Yan, natututo ka sa upline mo. 'Yan. GLLA, kailangan mo pong magkaroon 'yan, 'di ba? Huwag niyo nang anuhin eh. Kumbaga, sa GLLA, kung ano po yung narinig mo, yun po yung narinig mo eh. Di ba? Huwag yung, ay, hindi ko pakikinggan yan, bahala ka. Gusto ko yung sarili ko lang. Yung sarili mo lang pakikinggan mo, napakahirap po nun. Di po ba? Napakahirap po niyan. So, wala kang mararating pag sarili-sarili mo lang pinakikinggan mo. Yan. Kailangan marunong tayong makinig. Ayan. At sa pakikinig po natin, dyan po tayo matutunan.
Tututo. Kaya nga po ang ginagawa po natin ngayon, magpasalamat tayo sa ating training director, Coach Hans. Di po ba? Napakahirap pong mga ginagawa nila. Alam niyo po ba, ang ginagawa natin mga director, eh, wala pong sahod dyan. Yan. Yan po ay commitment na ibinibigay po sa atin. Ibinabalik po nila sa atin yung ating yung kanila pong mga yung blessings na nakuha nila kay One Opti. Kaya maraming maraming salamat po, Coach Hans. Ayan. Siyempre sa ating marketing director, Coach Gab. Ayan, sa ating pong mga nasa taas, mga nauna po sa ating mga pillars po ng company. Ayan, magpasalamat po tayo sa kanila at makinig po tayo sa kanila at napakarami po nating matututunan. Ayan, GLLA. Sumunod po. Ano ba? Knowledge. Kailangan po magkaroon tayo ng knowledge para makuha po natin yung ating mga pangarap. Ano po yung knowledge? Kaalaman. Saan po natin makukuha yung kaalaman niyan? Sa mga trainings po. Sa mga trainings na ibinibigay po sa atin. Yan. Lalo na ng ating training director. Knowledge, ano po ba yan? Kailangan nyo pong malaman yung ating ondo. Yung ginagawa po natin ngayon, yung Opti New Distributors Orientation. OBP. Ayan, Opti Business Presentation. Diba? Kailangan marunong tayo mag-OBP. IPT. Kailangan alam din po natin ang IPT. Ano po ang IPT? Diba? Intensive Product Training. Kailangan alam po natin yan. May knowledge po dapat tayo dyan. Sumunod po, yung DTS. Yung Dealer's Tracking System. Kailangan, meron po tayong kaalaman doon sa ginagawa natin. Kaya nga po minsan, doon sa mga bagong member at sila ay sabik na sabik, napaka energetic nila, 'di ba? At excited sila na nagkukwento, tapos yung knowledge po ay kulang. So palagay niyo kaya merong tatanggap kahit sabi mo napaka-excited mo at sure na sure ka, 'di ba? Uy, ako, ay ko mari. Galing ako po sa seminar. Galing ako sa seminar din sa Mega Center, 'di ba? Ay, alam mo mari, ang ganda ng narinig ko. 'Di ba? Ang ganda ng narinig ko, mari. Na itong Optijuice Pro, may dala nga akong product, bumili nga ako ng isang package, oh. 'Di ba? Isang silver package na 'to. Naku, yayaman ako nito. Ano, sumali ka rin. Ipagtinanong ko, ano ba 'yan? Paano ba yayaman diyan? 'Di ba? Para saan ba 'yan? 'Di ba? O kaya sinabi, ako, scam 'yan. Paano mo pagtatanggol ng kumpanya? 'Di ba? Kung walang knowledge, at wala kang proper training, hindi mo may pagtanggol ng kumpanya. Hindi mo may pagtanggol yung product na dala-dala mo. At hindi mo may pagtanggol yung marketing plan na narinig mo. So napakahirap po nun, kaya kailangan po natin ng knowledge. 'Di ba? Kailangan po natin, edge po natin 'yan. Yan po ang magiging edge natin, 'di ba? Yung pagkakaroon po ng kaalaman. So next po, ayan, kapag meron ka ng GLLA, may knowledge ka na, sinasabi nga po natin, kailangan po umaten ka ng OPP 5 times. Kailangan umaten ka ng ONDO 5 times. Kailangan umaten ka ng IPT 5 times. Kailangan umating ka ng DTS 5 times. Ngayon, kung hindi mo pa namamaster yung mga trainings na yan, ulit-ulitin mo pa po. Tingnan nyo sa ngayon. Tingnan nyo po ang attendance ngayon. Tingnan nyo. Yung mga pillars po natin nandyan, nakikinig pa rin po. Ito lang po, dito ako nakakita na makikita mo talaga yung mga pillars natin, kahit sila Coach San, sila Coach Gab, nakikinig pa po yan eh. Nakikinig pa po sila. Ganon po sila ka-humble. Ganon po sila ka-humble talaga. Kasi bawat isa, meron silang napupulot ng mga ideas. Sa bawat sa ating lahat, may napupulot po silang mga ideas. Siyempre, may alam ako na hindi mo alam. Ito matindi dyan. Meron kang alam na hindi ko alam. Kahit pag ikaw po ang nagsalita dito, yung alam mo niyan, pag na-share mo, malalaman po ng lahat dyan. Di po ba? So, mic check. Mic check po. Eh, sabi po ni Ma'am Imelda Castillo, wala daw po. Wala daw audio. Wala po ba? Wala po? Oh, meron. Yan. So, meron. Ma'am Huawei, no ba? At Ma'am Imelda, mag-refresh po kayo. Ayan, meron po. Ayan, refresh lang po tayo. Okay, next. Loud and clear. Maraming salamat po. Ayan. Next po. Ayan. Teach. Meron kang GLLA, meron kang knowledge, ngayon kailangan mong matuto paano ituro yung natutunan mo. Kailangan mong magturo. Ayan, kaya nga, kapag na-master na po ang OBP, kaya mo na mag-OBP. Ayan, pupwede ka na mag-OBP. Kahit sinong tao dyan, pupwede mo nang i-OBP sila.
Yan, mag-ondo. Kaya mo yung mag-ondo. Kaya mo magturo. Ituturo mo ang ondo. Ituturo mo ang IPT. Ituturo mo ang DTS. Kailangan po natin to. Kailangan po natin alam yung mga bagay na ito. So, GLLA, may knowledge ka na, kaya mo magturo. Sumunod po, duplicate. Ayan, papasok po dito. Ayan, papasok po dito kapag ikaw nakakapagturo na sa kanila, makakapag-duplicate ka. Ayan, bago ka maging ma-duplicate, bago ka makapag-duplicate, kailangan na-duplicate ka. At sa pag marunong ka na magturo, na-duplicate mo na ang sarili mo at nakakapag-duplicate ka ng mga partners mo. Ano po, once you duplicate your members, ayan, grabe po. Hindi na lang po ikaw magtuturo, may magtuturo na ng mga partners mo sa ilalim. Ang hirap po kaya nung yung ikaw at ikaw, yung nagtuturo. Di ba? Ano pang silbi ng mga nasa ilalim mo mga leaders kung ayaw mo silang pagturuin? Di ba? Kailangan i-duplicate mo sila, yung mga leaders mo, i-duplicate mo sila. Magtiwala ka po sa ilalim mo. Yan, pagtiwalaan mo po sila. Huwag mo pong isipin na, nako, baka hindi mag-pay-in yung mga prospect ninyo. Ako na lang magsasalita. Di ba? Ang hirap po na, alam niyo po bakit? Ikaw at ikaw po mapapagod. Nag-networking ka pa. Kailangan po natin duplicate yan ng ating mga members. Di ba? GLLA, sinasabi po sa atin parage, duplicate nyo po, yan, kailangan nyo ma-duplicate para makapag-duplicate kayo. Mag-training tayo, yan. Matuto kayo, makapagturo kayo, mag-duplicate kayo. Yan, i-duplicate nyo po yung inyong mga members. Sumunod, kapag duplicated po ang inyong members, ang inyong mga leaders, ano pong susunod? Makakapag-multiply. Makakapag-multiply po tayo. Ayan. Na-duplicate mo na. So, siyempre, yung mga na-duplicate mo, sila na po ang magtuturo niyan. Habang nagte-training sila, nakakapagturo sila, nakakapag-multiply sila. Diba? Ang hirap po kasi, kung bakit ang iba bumabagal, bakit iba napapagod, nahihirapan, kasi sila't sila. Ang gusto nila, sila na lang po ang magaling. Mas maganda po na mas magaling ang ilalim mo kaysa sa'yo. Matuwa ka na mas magaling sila sa'yo. Matuwa ka po na mas magaling sila sa'yo. Uulitin ko po yan. Bakit po? Kapag mas magaling sila sa'yo, magaling po ang teacher nila. Di ba? Kanino po sila natuto? Sa'yo na ikaw po ang nagturo sa kanila. Ngayon, gumaling sila, binigyan mo sila, nagtiwala ka sa kanila. Kaya sila naman talagang nag-excel sila ng effort para mas gumaling sila. Napakagandang attitude po niyan. At panigurado po, ang buong grupo ninyo lalaki. Yan, ito pa isa. Delegate. Di ba? Tayo po, magkakaroon ng maraming grupo. Lalaki po ang grupo natin. Di ba? Sa pag-uumpisa natin, lalaki po ang grupo natin. Kailangan nyo pong mag-delegate. Kailangan nyo pong mag-delegate. Para hindi ka mapagod eh. Ito, ikaw. Kaya mayroon tayong core. Di ba? Gumagawa tayo ng core sa mga teams natin. So, makikita mo mga potential leaders mo, kinukuha mong core. So, nagde-delegate po tayo. Yan. Pag nagde-delegate po tayo, yung trabaho po natin, nabibiyak-biyak natin, nahati-hati natin, nade-delegate po natin sa bawat isa. At kapag nade-delegate po natin yan, mas gumagaan po yung ating trabaho. Di ba? At ngayon po, ako, pag ako binigyan ng trabaho, talagang ako, i-honor ko talaga na grabe, napaka ano naman na ako'y pinagtiwalaan. Di ba? Ni upline, grabe, pinagtiwalaan ako ni upline. Talagang gagawin ko to. Di ba? Hindi ko ipapahiya si upline ko. Delegate avoids complicate. Tama po yan, sabi ni Sir Robert. Di ba? Delegate avoids complicate. Di ba? So, kailangan po, mag-delegate tayo. Di ba? Mag-delegate po tayo. Siyempre, pag dumating yan, lalaki po ang ating network. Pag lumaki po ang ating network, ayan na. Di ba? Pero hindi po sinabi, pag lumaki ang network mo, wala kang problema. Hindi po. Pag lumalaki po ang network mo, ito, tandaan mo. Yan, pumapasok na rin po dyan. Siyempre, hindi naman. Dyan po ang problema, yan po ay tanda na talagang lumalaki po ang network mo. Kailangan mo lang po talagang, siyempre, harapin po yung mga problema na yan. Huwag mong tatakasan ang problema mo. Ayan. So, ayan po. Yan po yung ating ladder. Yan, para maabot po natin yung ating dreams. Di po ba? Okay. Basics tayo. Dito tayo sa mga basics. Yeah. Kasi kailangan talaga may basic eh.
Paano po ba natin ma-attain yung ating dreams dito po kay One Opti? Yan, mag-invest po tayo, siyempre, sa time. Po, sa time tayo mag-invest. Yan, sa oras. Ganda ng orasan ko, no? Talagang ano pa to, lumang-luma pa siya. Yan, invest sa time. Your most valuable investment in network marketing is time. Totoo po yan, time. Actually po, napakarami na pumapasok kay One Opti. Yung kasi talagang nasabihin nila, basta parang napasok lang kay One Opti. Ako po nung pumasok kay One Opti, meron pa po akong trabahong iba. Kaya lang, kaya minsan pag tinatanong ako o pinapatin ako ng training, sabihin ko, teka lang, meron akong ginagawa, busy ako. Diba? Nakapokus pa ako dito sa ibang gawain ko. So yung time ko kay One Opti, hindi po ganun ka-focus. So ang result ko naman, siyempre, kung ano trabaho mo, ginagawa mo, kung ano yung time na ibinigay mo kay One Opti, yun din yung time na result mo. Ayun din yung result mo. Diba? Ganun din siya. So, kailangan po magkaroon tayo ng time kay One Opti. Diba? Sabi nga natin, kahit sabihin na natin, part-time ka, pero ang puso mo full-time, yan, mas maganda. Kaysa naman sa full-time ka nga, pero ang kilos mo naman parang part-time, eh, di ba? Parang wala pa din. Di po ba? So, yan po, magkaroon tayo ng time kay One Opti. Sabihin na natin, kung dati na empleyado ka, di ba? Di gawin mo 8 oras. Sige nga, gawin mong 8 oras ang ginagawa mo kay One Opti. Di ba? Kung hindi mo kaya ng 24 hours, gawin mo ng 8 hours. Di ba? Kung umalis ka sa employment, gawin mong 8 hours. Di ba? Hanggang sa masanay ka na masanay, gawin mong 10 hours, gawin mong 11 hours, gawin mong 12 hours. Alam mo ba yung mga pillars natin, hindi na natutulog yan. Itanong nyo kay Coach Sanz kung natutulog pa. Di ba? Hindi na natutulog yan. Baka pinakamahabang tulog nyo, 2 oras. O isang oras at kalahati. Di ba? Tignan nyo, makikita ninyo kung sino pa po yung mga resultado, sila pa yung talagang ang oras nila, ang haba. Ang haba. Tayo naman na nag-uumpisa pa lang, ito ang mahirap sa atin. Ito, totoo nangyayari. Sa ating mga nag-uumpisa pa lang, isa pa lang tao nakakausap mo, pagod na pagod ka na. Diba? Ayaw mo na lumakad. Nainitan ka, uwi ka na. Diba? Maulan ngayon. Di na ako lalabas, maulan eh. Mababasa ang sapatos ko. Mababasa yung payong ko. Hindi na ako lalabas. Diba? And mag-invest po tayo sa time. Mag-invest po tayo sa time. At alam niyo po ba, tumatakbo ang oras. Sa bawat paglipas ng oras, hindi mo na kayang ibalik yan. Sayang po ang mga segundo, minuto, oras na tumatakbo na wala nangyayari sa atin kay One Opti. Ayan po. Invest po sa time. Sumunod, trainings. Ayan. Sa trainings po. Ayan, sa trainings. Mag-invest po tayo, mag-training po tayo. Ayan. OBP, 5 times. Opti Business Presentation. Diba? Mag-alat tayo ng time para makinig ng OBP. Ayan. Anong araw po ang OBP natin? Sige nga po, kung alam po ninyo, anong araw po ang OBP? Anong araw po ang OBP? Ayon. 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 Yan, maraming salamat po. Sunday. Yan, tama po kayo. Sunday po ang ating OBP. Yan, yan po yung ating centralization program ng One Opti. Sunday ang OBP via Zoom. 'Di ba? Eh maswerte na po ngayon eh. Maswerte na ngayon kasi nga sa OBP may online tayo sa Zoom. Kahit nakahiga ka, kumakain ka, kung anong ginagawa mo, kaya mong makinig. Hawak mo ang cellphone mo, nakahalap ka sa desktop mo, sa laptop mo, kahit anong ginagawa mo, nakakapakinig ka. Po ba? Noon, sa offline, talaga kailangan mong pumunta sa mga venue para makinig ng OBP. Ngayon, pinaluwag pa. Di ba? Naka-online ka na. Tapos tatama rin ka pang matin ng OBP. Tapos pag pinag-present ka ng iyong upline, hindi mo alam. Sasabihin mo, ay hindi ko po alam eh. Hindi ko pa po alam mag-OBP. Di ba? Tapos naghahanap ka ng resulta mo. Bakit wala ka mapapain? Paano ka makakapagpapain kung hindi mo alam paano mag-OBP? Hahanapin mo pa si upline mo. Di ba? Isang taon ka na kay One Opti, hindi ka pa marunong maglatag, hindi ka pa marunong mag-OBP. Di ba? Idaig pa tayo ng mga bata. Ang mga bata po, alam niyo mga bata, hindi pa marunong magbasa, hindi marunong magsulat.
Pero iparinig mo sila, parinig mo yung kantang gustong-gusto nila. Makakabisado nila yan. Hindi nila nababasa ang lyrics. Pero nakakabisado nila. Batay pa tayong mga bata. Di ba? Talagang sa atin lang, kaya merong hindi nagiging resultado kasi nga, tamad. Tamad mag-training eh. Tamad mag-training. Ano pa ba yung training natin? Ondo, kagaya ng ginagawa natin. Di ba? Paano mo malalaman yung ABC ng pag-network at tatrabahoy mo kay One Opti kung hindi ka umati ng ondo? Di ba? Tanungin mo, sino-sino mga prospect? Di ba? Bakit hindi umahataw? Kasi daw, wala na daw siyang maisip kung sino kanyang kakausapin. O hindi umaati ng ondo. Di ba? 5 times, ondo. Ano pa? IPT, Intensive Product Training. Pag tinanong mo tungkol kay OptiJuice, ano nagagawa? Ano ba lasa ni OptiJuice? Aba, malay ko, tila ano yata, mapakula. Mapait yata yan. Oh. Para saan ba si OptiJuice? Ay, basahin mo na lang dyan. Tingnan natin. Di ba? Eh, paano mo i-share ang product natin kung mismo yung product eh, hindi mo kayang ipaliwanag? Di ba? Yan. Dami po magagaling ng mga trainer, mga speaker sa IPT. Yan. Pakinggan po natin lahat yan. At iba't iba po yan, ang dami nilang naibibigay ng mga knowledge at learnings. Kailangan po talaga natin pag-aralan yan. Huwag natin katamaran yung pagtitraining. DTS, Dealer's Tracking System. Ayan. Tatawagin mo pa si upline mo para sila mag-encode. Di ba? Upline, meron akong ano, pwede mo ikaw na mag-encode. Eh, dalawang taon ng member, hindi pa marunong mag-encode. Bakit? Eh, natatakot mag-encode. Ba't ka natatakot mag-encode? Di ba? Hindi ka nagte-training. Di ba? Hindi mo, ayaw mo tanggapin sa sarili mo na kailangan mag-training. So, una time, sumunod training. Huwag po natin katatamaran po ang pagte-training. Sapagkat, tayo po, para tayo mga sundalo eh. Para po tayo mga sundalo. Sa labas po, yan po ang war zone. War zone yan. Paano ka pupunta sa gera kung wala kang bala? Ito po ang bala mo, yung mga trainings na yan. Di ba? Kapag marami kang bala, marami kang tatamaan. Di ba? Kapag marami kang learnings, pag lumabas ka doon sa labas, marami kang makakausap, marami kang masisiran ng product, marami kang mapapaniwala. Di ba? Marami kang maaakit, magpe-pain sa'yo. Di ba? Uulanin ka ng pain. Kaya wag na wag nyo pong katatamaran. Tama po, yan, maging excited. Di ba? Para tayo mga bago palagi. Para tayo mga bago palagi. Yan, mga bagong sali. Di ba? Magpabugbog po tayo. Magpabugbog, magpabugbog, magpabugbog sa training. Alam niyo po dyan, ang isang sa kinahangaan ko, Ma'am Marie Chris Maisa. Yan, grabe yan. Grabe yan. Kahit sabihin mo siya ngayon, mga resultado na. Pero pag nag-training, nandyan lagi, nasa harapan pa. Regardless kung ano pa, kung ikaw ba'y bago lang, ikaw nagsasalita, pakikinggan ka niyan. Sila Coach San, sila Coach Gab, sila Coach Lester, lahat po ng mga pillars, lahat po yung nakikita niyo mga Hall of Famer na yan. Di ba? Yung mga nasa top earners na yan, nakikinig po yan lahat. Di ba? Yun po, yung attitude nila, kunin po natin yan, gayahin po natin yan. Kasi siyempre, kapag ginagaya mo yung mga attitude, yung mga resultado na, ano pa mangyayari sa'yo? Di po ba magiging resultado ka rin? Yan, trainings. Huwag po natin katatamaran yan. Huwag na huwag po natin katatamaran. Yan. At ito ang isa. Pinaka the best. Ito, team building. Isang basis lang po. Team building, isang basis lang. Atenan nyo po ang team building. Bakit po? Diyan nyo po malalaman kung ano po ang kultura ni One Opti. Sa team building. Yan. Atenan nyo po ang team building. 24 hours lang po yan. Isang araw lang po yan. Di ba? Huwag po tayong matakot umatin ng team building. At napakaganda po na magiging resulta mo. Yan, pag umatin ka ng team building. Alam mo ba lahat ng mga resultado? Lahat po yan graduate ng team building. Lahat po graduate ng team building yan. Kaya isang beses nyo lang atin na ng team building. Ako nga, kung talagang po pwede pa akong umatin ng team building, atin pa ako ng team building eh. Dahil napakaganda po na naibigay, na idulot sa akin ng team building. Yan, so trainings po, OBP, ONDO, IPT, DTS, tigli 5 beses po yan. Pero kung hindi mo pa mamaster yan, sa 5 beses na pag-atinan mo, atinan mo ulit. Yan, makinig ka po ulit.
Yan. Pakinggan mo po ulit. Yan. So, umating ka ng team building. Sinasabi ko po sa inyo, grabe, power na power ka dito. Sumunod po, yan, ito yan eh, centralization. Yan yung mga trainings na yan. Centralization po yan. Via Zoom. Yan, via Zoom. Ngayon, kapag mayroon mga offline, atinayin mo rin. Dahil napaka masarap din pong umatin sa offline. Kaya lang po sa mga panahon ngayon sa pandemic, may mga area na talaga hindi po pwede ang gatherings. Yan. So, sa Zoom tayo umatin. Ano po? Next. Attend 5 times until you internalize it. Yan, sa mga trainings na yan. Yan, grabe. Next. To top secret. Top secret. Yan. The secret in networking is duplication. You must master the trainings so you can teach and build more leaders. Yan. Ang sekreto po ng networking ay duplication. Sinabi ko na kanina. Yan. Kaya kailangan ma-master po natin yung mga trainings na yan. Para po saan? Magkaroon tayo ng knowledge, pasok dito, isa puso po natin para po tayo makapagturo doon sa ating mga partners. Para po tayo makapag-build ng leaders, makapag-duplicate tayo ng leaders. Once you duplicate your leaders, grabe, sila na po makakapag-training sa ilalim nila. Yan, pagtiwalaan po natin yung ating mga leaders na yan na makapagturo sa ilalim nila. Marketing tools. Yan, sa marketing tools, baka naman wala pa kayong clear book. Clear book, kailangan po natin. Ayan. Baka iba dyan, wala pang clear book. Ayan, mag-invest po tayo. Investment po yan. Oh, baka nangihiram pa po kayo ng ball pen, whiteboard, and whiteboard marker. Ayan, kailangan meron po lagi tayong dala niyan. Ayan, kahit saan po. Ayan, lagi kayo magdadala kasi hindi mo alam kung kailan mo makakasalubong yung prospect mo. Di ba? Oh, di pag nakasalubong mo, chika-chika. Ayan. Oh, calling card, flyers. Yan, paggawa kayo ng calling card, baka mamaya eh hiningi number mo, nalobat ka. Ay, paano mo ibigay ang number mo? Mga testimonial pictures, yan. Huwag niyo na i-post sa ano sa social media. Yan. Dala niyo lang sa cellphone niyo lang, may mga pictures kayo. Yan, sample product. Ay, baka naman power na power ka eh. Sabi mo na napakaganda ng Optijuice namin. 'Di ba? Tapos sinabi, asan yung Optijuice mo? Ay, naku, wala akong dala. Ang hirap noon, power na power ka. Tapos wala kang product na dala. Ang hirap nun, di ba? O, yan. Sa Mega Center po yan, nabibili po yung mga yan. Okay. Yourself, siyempre. Mag-invest ka sa sarili mo. Paano yun? Ay, bakit? Paano ako mag-invest sa sarili ko? Yan, ito yan. Sell yourself first before anything else. Yan. Sell yourself first before anything else. Aba, ibenta mo sa sarili mo. Diba? Kailangan makita po sa grooming natin yan. Diba? Baka ang hirap naman po siguro makipag-uusap nang hindi ka pa naliligo. Diba? Ni ang hirap naman yata na makipag-uusap ka na parang hulas na hulas ka. Diba? Tayo po ay nakikipag-uusap sa maraming tao. Yan, tao po ang kausap natin. Ano po? Tao po ang kausap natin. Eh, ipakita naman natin. Tapos ang pinag-uusapan pa natin, yayaman ka rito. Diba? Yayaman ka dito. Sir, yayaman ka dito. Tapos ang suot mo, eh maganda pa ang suot ng taong grasa sa'yo. Hindi, ang hirap naman nata. Di ba? Sir, grabe, yayaman tayo rito. Hindi ka malang makabili ng Rexona. Di ba? Yun pala, inangangamoy ka na. Yan. Kailangan, ipakita natin yung sarili natin, di ba? Ayusin natin yung sarili natin. Ibenta natin yung sarili natin. Napakahirap naman po yata na tayo eh nakikipag-usap sa tao tapos tayo lalayuan ng tao. Baka gamitin sa iyo ang very social distancing. Very far, di ba? Social distancing. Ang hirap nun. Okay, action! Act now. Apply all your trainings through actions. It will lead to either success or failures. Alam niyo po, napaka, di ba sinasabi niyo, tama ito eh, success or failures. Dalawa lang po ang po pwedeng puntahan ng inyong actions. Yan. Dalawa lang po ang po pwedeng puntahan ng actions ninyo. Maging successful ka o maging failure yan, 'di ba? Kahit sabihin mo na ang dami mo ng learnings, 'di ba? Ang dami mo ng natin ng training, pero wag mong sabihin sa sarili mo na hindi ka mare-reject o hindi ka mare-negative o hindi ka magkakamali.
So, ihanda po natin yung sarili natin dyan sa failures niyan. Kasi ang failures po, hindi naman po kabaliktarin ng success yan. Yan po. Part po ng success yan. Yan. Part po ng success ng failures. How to invite? Yan. Paano po ba mag-invite? Yan. Sige nga, paano po mag-invite? Prospect list. Meron po ba tayong prospect list? Gumawa po ba tayo ng mga prospect list natin? Yan, prospect list. Gumawa po ba tayo? Yes, coach. Sabi nila, gumawa sila ng prospect list. Ngayon, paano tayo gagawa ng prospect list? Magsulat po tayo ng mga kakilala natin. Isulat nyo sa isang papelan o sa notebook ninyo, isulat ninyo. Yan, mga 200. 200 na prospect ang isulat ninyo. Mga kakilala ninyo. Masulat nyo yan. Gusto mo, kopyahin mo yung mga friends mo sa Facebook. Yan. Yan, kailangan meron tayong M-A-N. Diba? Man. Ano ba yung man? Yan, gumawa ka ng tatlong column. Ilagay mo man. Tatlo, M-A-N. Ano po ba yung M? Ang M po ay... Mali po yung man. Dapat po ito money. Ay, sorry. Ito po ay money. Bakit man to nakalagay dito? Sandali lang po. Ayusin natin. Yan, dapat 'yan money, hindi man. Sino po nagsulat ng man diyan? Ayusin natin. Hindi to ano, money to dapat eh. Edit natin agad. Ayan. Okay. So, yan. Napalitan ko na. Okay. Ayan. Kailangan meron tayong man. Ayan. Ayan. Yung M. Money. Ayan. Sa column 1, kailangan, ang ilalagay mong tao doon, eh, kilala mong may pera. Yung kaya maglabas ng 3988. Di ba? Kaya maglabas ng 3988. Lagay mo na doon. Isulat mo na lahat yun kung sino-sino man yun. Sumunod. Yung A, may authority. Oh, si Kapitan, ilagay mo. Si Kagawad, ilagay mo. Yung HOA President ninyo, yung mga officials, yung may authority. Yung merong alam, yung merong organisasyon na hawak, di ba? Yung merong taong hawak. Yan, yung meron siyang kawan ng mga tao na po pwede niyang kausapin, may authority. Na pag nagsalita siya, kaya niyang kunin yan. Yan. At huli po yung needs. Ano po yung mga may needs? Yan po yung mga may sakit. Ito po ang nangyayaring nangyayari, katotohanan po ah. Kadalasan po sa atin, ang ating hinahanap ay yung mga may needs. Yung mga may sakit. Yan po ang hinahanap natin. Tapos naghahanap tayo ng grupo na na malaki. E paano lalaki ang grupo mo kung ang kinuha mong tao lahat may sakit? 'Di ba? Pahatawin mo, iputol pa lang ang paano kinuha mo. Ikapuputol lang ang pa, tapos pininom mo ng optigis para gumaling ang sugat, tapos ngayon pinapahata mo, ilala mo pa. Di ba? Needs. O, di ba? Tapos ito pa mahirap. Inalok mo ng optigis, may sakit nga, nagpapa-hospital eh. Di siyempre, gumagastos ng pera yan ng malaki. Ang mahirap dyan, ikaw pa nakatangan ng product. Oo. Oh. Nakatangan ka ng product, eh siyempre, alam ka naman singilin mo kagad dyan, eh siyempre, nagpapagamot nga. Yan. Pero huwag natin sabihin na hindi natin kailangan yung mga needs. Bakit po? Kasi diyan tayo makakakuha ng mga testimony. Yan. Diyan po tayo makakakuha ng mga testimony. Pero huwag naman po lahat, ihahanapin natin yung mga may sakit. Huwag po tayong maghahanap ng may sakit. Ang product po natin, mga partners, ano po, mga ma'am, sir, ang product po natin ay mas maganda po yan sa mga walang sakit. Para hindi magkasakit. Kasi ang hirap po, halimbawa, di ba? Ang hirap po nung eh, isang hangin na lang hindi pa napirma, eh, machuchugi na. Tapos, pinainom mo ng Optijuice. Tapos, nung namatay, ikaw ang sisisihin. Oh, pag sinisi ka yan, hindi lang ikaw, pati kumpanya damay. Ang hirap po niyan. Di ba? Kaya tayo, medyo mag-observe po tayo. Baka naman po eh, yung may sakit na pupuntahan natin, eh, talagang pawala na talaga. Eh, paalis na sa mundong, ibabaw. Ano po? Eh, piliin po natin. Pero kung mga lagnat-lagnat lang po yan, di ba, ay mga high blood, yan, bigyan po natin. Pero pag sabihin na natin eh, abay, eh,
sinukatan na ng ano, sinukatan na ng karton, sinukatan na ng kahon. Alam na ko anong kahoy ang gagawin, tapos bibigyan pa natin. Tapos sabihin natin, gagaling ka, bibigyan mo pa, magpa-promise ka pa. Mangangako ka pa na gagaling ka kay One Opti kasi nga excited na excited ka eh. Di ba? Tama si Coach Sanso, pag kinukuha na ng Diyos, huwag nang ipilit si Diyos. Di ba? Diyos na ang kukuha eh. Di ba? Diyos na ang kukuha, huwag mo na ipilit si Diyos. Di ba? Grabe. Huwag tayo maging too much promise. Yan. Huwag masyadong mag-promise na alam mo naman yung wala na eh. Nasa ano na nga, may ticket na eh. May ticket na. Di ba? Eh, huwag na natin pilitin. Tayo pa masisisi. Ang hirap po niyan. Pag tayo nasisi, grabe yung pamilya. Maghahanap po ng sisisihin yan. Di ba? Maghahanap po sila ng sisisihin. Ito po, dito po muna kayo sa mga may pera, Antimano. Merong 3988. Yan, mga may authority. Yan, mga walang sakit. Yan. Okay po. Yan ha. Yung sinabi ni Coach Hans, na pag kinukuha na ng Diyos, huwag nang ipilit si Diyos. Tandaan niya. Salamat, Coach Hans. Maganda yun ha. Okay, next. Ayan, ito. How to invite. How to invite pa rin to ha. Sa form, paano ba tayo makikipag-usap? Meron tayong form. Di ba? Paano tayo mag... Sabi nga, may nagtanong sa akin eh, paano daw by share? O, paano tayo makapag, makapag-recruit? Sabi nga. Ito yan, meron tayong susundan. Form. Ano po ba yung form? Yan. Kapag tayo nakikipag... kung gusto natin to market, wag naman yung masyado tayong brutal. Pagkatok mo kay kumare, sa bahay ng kumare natin. Tao po. Pare, andiyan ka ba? Uy, halika, mag-opti ka. Mag-seven heads ka. Ganun kagad. Mag-seven heads ka, mag-invest ka rito. 27,916. Kikita kaya yaman ka dito. Di ba? Ito mahirap doon. Lalayo ang kanyan. Baka balibag sa iyong pinto. Di ba? Kasi nga, ang networking is hindi naman po ganun ka katanggap-tanggap pa sa kanila. So ano pang gawin, dapat mong gawin? Pag ikaw po pumunta, bumisita sa mga kakilala mo, huwag mo muna i-present yung business na gusto mong i-present. Bay, makiramdam ka po muna. Yan. Makiramdam ka muna. Family, kwento muna. O Mare, kumusta na? Diba? Kumusta na kayo? Kumusta yung mga bata? Diba? So, nagkukumustahan kayo. Ay, ako yung mga anak ko andun sa bahay. Andun, mga nag-aaral. O, di magkukwento. Habang nagkukwentuhan kayo, sabihin na kumare mo, ewan ko ba? Eh, itong mga anak ko na to, masyadong mga sakitin eh. Buti pa yung mga anak mo, hindi nakakasakit. Diba? Yun! So, kapag ganun ang sinabi niya, siguro naman alam mo na kung saan ka tatarget. Di ba? Sakitin daw yung mga anak eh. Alam mo na kung saan ka tatarget. Di ba? So, meron ko nang itatarget sa kanya. Aba, ano maring, sakitin yung mga anak mo eh. Dati ang lulusog niyan, di ba? Eh, at yung mga anak ko, okay naman sila ngayon. Di ba? Pwede mo ipasok ngayon yung kung ano yung ginagamit ng mga anak mo. Eh, ako yung mga anak ko, buti na lang, pasalamat nga ako eh. May nagpakilala sa akin ng product na yun eh. Yun ang pinapainom ko sa mga anak ko. Ngayon, awa ng Diyos, yung mga anak ko, di ba? Healthy sila. Di ba? Di ba? Healthy sila ngayon. O, Mari, ano ba yung product na yan na sinasabi mo? Yun, di ba? Pasok na naman. Ibig sabihin, siya na mismo ang nagtanong kung ano yung product na pinapainom mo sa mga anak mo at iniinom ninyo. Pag sinabi niya yun, ay, eto yun, Mari, oh. Yung Opti Juice. Ah, Opti Juice? Ano ba yan? Yun, di ba? Ibig sabihin, siya na mismo ang nagiging kumbaga parang gusto niyo na malaman. Bakit kasi pamilya po ang nakataya dito. Mga anak niya nagkakasakit. Anak niya mga sakitin. So pamilya ang nakataya dito. Ang bilang isang ina o bilang isang magulang, ano pag gugustuhin niya sa mga anak niya? Maging malusog, di ba? Maging malusog. Siyempre, lalo na ngayon pandemic. Ang hirap, hindi sila magpupunta sa ospital para na magpa-check up sa mga bata kasi baka paglabas ng COVID na. Di ba? Ganun po, family, pag-usapan niyo tungkol sa pamilya, di ba? Sumunod, occupation, di ba? Oh, tingnan natin. Oh, si Mister, asan ba si Pare? Eh, naku, naghahanap ng ano. Grabe ng pandemic, di ba? Eh, yun, isa sa mga natanggal sa kumpanya. Oh, yun na naman, pasok na naman. Bakit? Di ba si One Opti mayroong business side? Di ba? Naipaliwanag mo na yung ano, naipaliwanag mo na yung nakapag-usap na kayo sa pamilya nung nahalo, nung napasok ng tungkol sa trabaho ni Mister, trabaho ni kumpare, di ba? Ng kaibigan mo. Di ba? Ay, ganun ba? Ikaw? Ikaw, anong kumusta si pare? Eh, yun, okay naman. Eh, saktong-sakto si Mister mo, member ni Opti.
Di ba? Eh, ayun, nandun, nagbebenta. Ano binebenta? Yan, yung pinakilala ko sa iyo. O, di ba? Si Opti, ah, bakit? Sa inyo ba to? Hindi. Di ba? So, eh, ibig sabihin, hindi mo pa nilalatagan ng compliance yan. Paunti-unti. Kumbaga parang bibitin-bitinin mo siya. Hayaan mo siya ang magtanong. Di ba? Hayaan mo siya ang magtanong doon sa mga bagay na gusto niyong malaman. Di ba? Ikaw naman binibitin-bitin mo siya. Eh, paano kung halimbawa eh, ay kagaya niya, di ba? O, tapos nakita pa niya sa Facebook, eh kayo, galing kayo sa outing. Di ba? Nakapag-outing pa kayo. Tapos sila, hindi. Di ba? Eh, kumari, nakita ko sa Facebook, tila kayo eh, galing sa outing, di ba na kayo nagsama? Eh, alam mo naman, siyempre, di ba, yung aming leader, yung aming upline, di ba? In-outing kami, kasama ang family, di ba? Ang ganda. O, so, ibig sabihin, talagang siya maiinganyo. Maiinganyo siya talaga. So, ngayon, eto na, dito ka na papasok. Yan, message na. Ano ba ang pwedeng mangyari, magawa sa kanya, sa pamilya niya, kapag pumasok siya kay One Opti? Kapag ginawa niya si One Opti, o ano ba maging benepisyo sa kanila, sa pamilya niya, ng mga product ni One Opti? Yan. So, eto na yun eh. So, huwag tayo kagad, babanat kagad tayo pagpasok natin sa bahay nila, pagkakilala kagad natin kay Kumari, pagkausman si Kumari, babanatan mo kagad. Alam mo, pare, pag-resignin mo na yung si pare, di ba, walang kwenta yung mangyayari sa kanya dyan, mag-opti na lang kayo, mag-27,916 o kaya mag-3,988 kayo, mayayaman kayo rito. Di ba? Baka may balibagin ka ng pinto nun. Di ba? Huwag kagad ganun. Huwag tayong direkta kagad dun sa mga ganung sistema. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi naman ganun ang sistema nangyari, meron naman tayong tinatawag na indirect approach. Di ba? Indirect approach. Halimbawa, alam niya na si One Opti. Di ba? Nakita niya si One Opti, pero target mo siya. At alam mo naman, may hirapan ka na bago pasukin sa kanya yan. Indirect lang. Pasok ka sa kanya, mare. Oy, meron akong negosyo rito. Ano ba yan? One Opti. Ay, alam ko na yan eh, One Opti. Di ba? Narinig ko na yan. Eh, narinig na. Pag sinabi, alam ko na yan, acne yun. Alam ko na yan. Eh, hindi. Kaya ako napunta sa'yo dito. Baka naman meron kang kakilala na gusto mong i-refer sa akin yung mga naghahanap ng negosyo. Kasi napakaganda ng negosyo na to eh. Narinig ko na yan, pero ano ba talaga yan? Di ba? So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng interest doon sa negosyo na yan. Kasi pag sinabi ng tao na paglimbang, kasi minsan narinig lang nila, sabi nila, alam na nila. Pero pag sabi mo sa i-challenge mo, ipaliwanag sa'yo, hindi naman nila alam yon. Pero ganun, indirect approach. Yan. Baka naman, ito naman, halimbawa, family, okay na eh. Okay na. Pwede mo lang i-close deal. Pwede mo na siyang i-close deal. Abay, ayaw pa pumayag i-close deal. Tika lang, mare. Pag sinabi na nung kumari mo na, eh, magkano ba yan? Bibili ako niyan. Tika lang, mare, hindi pa ako tapos. Mayroon pang O, R, tsaka M. Di ba? May occupation. Patatanungin ko pa yung occupation ni mister mo. Talagin ko pa yung recreation niyo. Tsaka ako mag-message. Sandali lang. Pay in eh. Di ba? Mararamdaman mo yon. Pag pay in na, tinanong na, paano mag-member na, bibili na ng product, tapos sasabihin, tika lang, hindi pa ako tapos sa O, sa R, tsaka sa M. Yeah. Pakiramdaman po natin. Yeah, kailangan marunong tayong makiramdam. Ano? Mamaya, hindi pa tapos, mare, yung O, yung R, tsaka yung M. Hintayin mo muna ako matapos. Baka mamaya, hindi pa mag-pay in yan. Di ba? So, yan. Naintindihan po ba? Type 1 po kung naintindihan. Kung meron po kayong learnings pa, may natutunan. Once. Salamat. Okay. Yan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ayan. Next. ABC rule. Baka hindi nyo pa natin alam kung ano yung ABC rule. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-one, nag-type ng one. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, ang ating attendance ay 523. Ayan, next po, ABC rule. Eto, baka hindi nyo pa alam paano mag-ABC rule. Ano po ba ang ABC rule? Eto ang A. Sino po ba si A? Sino si B? At sino si C? Ayan. Si A po, ito po yung advisor. Ayan, advisor. Sino po si advisor? Yun po si upline. Yan. Yan po yan si upline. Okay, sumunod po. Bridge. Yan. Ikaw po yan. Ikaw po yan si Bridge. Ano po? Sumunod. Yung client, yung C, yun po yung guest mo. Yan. So ngayon, paano gagawin mo nga si ABC rule? Ano ba? Bawa, nakita mo si Coach Hans. Diba? Halimbawa, nakita mo si Coach Hans. Paano mo ipapakilala, paano ka mag-ABC kung halimbawa kay Coach Hans? Di ba? Ito na ngayon. Daladala mo yung guest mo. Oh. Uy! Coach Hans! Coach Hans! May papa-ABC po ako.
Ito po, yung downline ko, eh grabe, milyonaryo na po ito. Tapos yung kotse po niya dala namin sa baba, yun po yung BMW sa baba, yun po yung kotse niya. Ay grabe po na pag-aralan nito, tapos po ito ng Harvard. Di ba? Eh ngayon po, eh siyempre gusto ko rin siyang ano, kausapin nyo nga po, uy, si Gotchance, dating ano to, dating nagtatrabaho to sa ano, sa Andox. Di ba? Dating ano to, call center agent. Patay tayo dyan. Di ba? Pag ganyan ka mag-LBC, mag-ABC, tama si Coach Sanz, ipapa-LBC ka niya. LBC ka niya. Grabe. Pag, kapag po sa ABC rules, ha, hindi po ganyan mag-ABC. Kailangan po, ang i-build mo, yung advisor. Yung advisor, kasi kapag ganun po ang gagawin nating ABC rule, sa palagay niya, makikinig kaya yung kliyente mo, ang ginawa mo, siya ang inaplip mo eh. Siya yung inangat mo eh. Di ba? Ang iangat natin, yung ating advisor. Pag sinabi natin si Coach Sanz, ay grabe, si Coach Sanz, ito po ang ating Hall of Famer to. Di ba? Kumikita na ng ganito kalaki. Di ba? Ang laki po ng hawak na grupo. Di ba? Yan po si Coach Sanz. Grabe, ganito ang weekly ni Coach Sanz. Di ba? Ganun eh. Kasi kapag ang gagawin mo, ang i-build mo, itong kliyente mo, ay yari tayo dyan. Di ba? Wag po natin i-build. Tapos ito pa isa, nagpa-ABC ka, para ka naman parot, di ba? Parot, sabat ka naman sabat. Nagsasalita yung advisor, sabat ka naman ng sabat. Di ba? Nagsasalita yung advisor, yung upline, ikaw naman sumasabat. Ay, nako, kaya alam mo sa'yo, Mare, ganito, 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 ganito mo. Nagsasalita, nako, kakalbuhin ka niyan. Di ba? Nagpa-ABC ka pa, ikaw pala salita ng salita. Yeah, hayaan mo siya magsalita, na magsalita. Di ba? Ganun po ang paggagawa ng ABC. Kailangan po ang i-build po natin, ang i-TTF po natin, yung ating pong upline, yung ating pong hinila, yung ating pong kinausap na siya po ang magkumausap sa kliyente mo. Yan. Ang i-build up po natin, ang i-TTF po natin, yung ating pong upline. Ano po? Huwag po natin babalikta rin. Kasi kapag binalikta niya po yan, kayo po babalikta rin yung upline. Tandaan niyo yan. ABC, kung hindi mo may ABC ng tama yan, ELBC ka. Okay, so naintindihan po ang ABC rule, ha? Okay, maraming salamat po. Sumunod, ay ito, ay, yung mga limang, ito yung mga emosyon na dapat mong tanggapin. Yan, pag nag-opti tayo. Yan. O nga, no? Yan, ito po yan. Rejections, di ba? Rejections. Kailangan nyo tanggapin ang rejections. Huwag naman yung halimbawa, pag lumabas ka doon, na-reject ka agad, quit ka na. Quit ka na agad. Alam niyo ba po ang magtataho tsaka yung magbabalot? Yung magtataho at magbabalot, kukuha ng kanilang produkto yan, magsisigaw yan. Sa lahat po na nakakarinig ng kanilang boses, hindi naman bumibili. Mas maraming hindi bumibili kaysa sa bumibili. Pero hindi po sila tumitigil. Di ba? Kapag hindi ganun bumili, na-reject mo na sila eh. Di ba? Pero hindi sila tumitigil. Araw-araw pa rin sila nagtitinda. Araw-araw pa rin sila nagsisigaw. Di ba ba? So, yun lang po eh. Bawa, rejection. Halimbawa, ikaw, lumabas ka ng bahay, pupunta ka sa palengke, pumara ka ng tricycle, hindi ka pinarahan. Rejection yun. Nireject ka na. Anong gagawin mo? Babalik ka pa sa loob ng bahay mo at magbumukmok? Tatandaan mo yung body number ng tricycle na hindi huminto sa'yo? Di ba kasi nireject ka? Magsusumbo ka kay Tulpo, sabihin mo, nireject ako ng body number, ganito, ganito. Di ba? Hindi po ganun, 'di ba? Tanggapin po natin yung lahat yung may rejections, 'di ba? Gawin na natin ano yan, gawin na natin almusal si rejection. Sumunod, discouragement. Yan sa pamilya natin, maraming magdi-discourage sa atin, mga kaibigan natin, maraming magdi-discourage. Nako, anak, yung pag-o-opti, yung pag-networking, eh walang kwenta-kwenta yan. Hindi kaya yaman diyan, niloloko ka lang ng mga yan. No, bakit po? Huwag kayo pumayag na kayo ay discouraged. Bakit? Kayo ang nakakita, kayo ang nakadinig ng opportunity, hindi naman po sila. So bakit ka madi-discourage? Alam ba nila ang po pwede mangyari dito? Hindi nila alam eh. Di ba? Ang alam lang nila, yung mga nabalitaan lang nila, yun lang yun. Pero behind that, hindi nila alam yun. Ikaw po ang nakakita na itong opportunity. Huwag mong hayaang i-discourage ka ng ibang tao. Lalong-lalo na yung hindi nakakita ng opportunity. Fear, takot. Alam niyo po, normal na matakot. Normal po na matakot eh. Pero dito sa pag-o-opti, ano yung katakatakot mo? Di ba? Halimbawa, kung ikaw natatakot, kung talaga susundin natin ng takot, halimbawa,
Gusto mong pumunta ng ibang lugar. Ba, gusto mong pumunta ng Cubao. Okay, gusto mong pumunta sa tourist destination na gusto mong puntahan. Pero natatakot ka kasi pag sumakay ka ng sasakyan, iniisip mo, mababangga. Pag nabangga, mamamatay ka. Sa palagay mo, makakarating ka sa gusto mong puntahan. Hindi. Di ba? Hindi ka makakapunta. Kasi nga, inuna mo yung takot mo. Eh, ang bilis ka agad. Napaka-advance mo mag-isip. Manatakot ka agad. Ayaw mo sumakay ng jeep kasi baka mabangga. Ayaw mo tumawid ng kalsada kasi baka masagasaan ka. Ano mangyayari sa'yo? Di ba? Ang hirap po niyan. Napakahirap po niyan. Di ba? Fear. Eh, gawin na kung yung rejection, gawin mong almusal. Si discouragement, gawin mong tanghalian. Si fear, eh, tanggalin mo. Gawin mong merienda yan. Di ba? Doubt. Naku, ito yung pagdududa. Alam nyo po, kung ikaw po yung nagdududa ngayon, ikaw po na bagong member ni One Opti, kung ikaw po yung nagdududa, ay, kumusta naman po yung mga pillars ni One Opti? Yan, kumusta naman po yung mga nauna kay One Opti? Pinagdudahan na po nila yan, natapos na po sila dyan, pero asan po sila ngayon? Sila po ngayon ay may resulta na. Sila po lahat ngayon ay resultado na. So kung sila po ay nagduda, wala pong may resulta ngayon. Di ba? Kaya kung ikaw po ay nagdududa pa sa ngayon, ay tigilan mo na po yan kasi pinagdudahan na po ng iba yan. Okay po? Pagiging negative. Alam niyo po, normal po na magkaroon ng negative. Ayan. Normal po na magkaroon ng negative. Kahit po sa baterya, may negative. Ayan, may negative, may positive. Kung wala negative, walang baterya. Ayan, walang yung magnet. Yung dalawang yun, may negative, positive din yun. Di ba? Normal po na magkaroon ng negative. Yan, okay lang po yan. Kasi kung lahat po positive, lahat mag-o-opti, aba, eh, sino pa ang magluluto ng pagkain mo pag napunta ka ng restaurant? Di ba? Sino maglilinis ng sasakyan mo pag pupunta ka ng car wash? Di ba? Ganun lang yan eh. Sinong bibilan mo ng gulay pag napunta ka ng palengke? Okay lang po yan. Di ba? Normal po yan. Diba? Ang hanapin po natin, yung mga nagpa-positive. Hanapin po natin yan. Okay. So, kailangan po natin tanggapin yan. Huwag po nating, pag halimbawa, huwag masyado tayong maging emosyonal. Pag halimbawa na-reject ka, eh, magmumukmuka, iiyak ka, apply, ni-reject ako, ayoko na mag-opti. Apply, ni-discourage ako ng pamilya ko, ayoko na mag-opti. Apply, natatakot ako, ayoko na mag-opti. Apply, ang dami kong pagdududa, hindi naman talaga mangyayari. Apply, napakaraming negative, ayoko na mag-opti. Naku po, kung ganyan po mangyayari sa'yo, wala ka pong marating. Yung pangarap mo, hindi mo na mararating yan. Ano po? Diba? Buksan natin ang isipin natin. Isa puso po natin yung ginagawa natin yan. Tanggapin po natin lahat yan. Diba? We are the masters of our emotions. Okay. Yan. Leaders can handle any emotions. Kaya kailangan maging leader ka po. Yan. Kapag leader ka, magiging manhid ka na. Magiging batman ka na. Bato at manhid ka na. Yan. Kapag ito ay pag nireject ka, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Diniscourage ka, dito, labas din dito. Ang takot mo, harapin mo yung takot mo. Ganyan lang po yan eh, banggain mo yung takot mo. Doubt, kalimutan mo na ang doubt kasi marami nang dapat nagkaroon ng yung mga nauna eh. Di ba? Meron na mga may resulta eh, bakit ka pa magdududa? Negative, normal po magkaroon ng negative. Okay, gawin na nating mani yan, di ba? Gawin mo na lang pulutan yan, di ba? Tanggapin po natin yan. Okay, next. Ikaw to, diba? Laki ng mata. Diba? Pero di naman tarsir yan eh. Ito ang dreams mo. Diba? Ito ang dreams mo. Ito nangyayari sa atin dyan eh. Diba? Pag nakakaramdam ng masyadong emosyon, diba? Makakaramdam ng mga obstacles. Sa pag-abot ng pangarap, may pader dyan. May pader yan. Diba? Ang ginagawa natin, yung pader na yan, yan yung obstacles eh. Sa pag-abot mo ng pangarap mo. Yan. Sa pag-abot mo ng pangarap mo, may obstacles dyan. Hindi mo po pwedeng iwasan yan. Pag inawasan mo yan, susundan ka lang po yan eh. Susundan at susundan ngayon. So ano kailangan mong gawin? Kailangan mong dumiretso dyan sa pader. Diretso yun yung pader na yan. Ano gagawin mo dyan? Eh, banggain mo ng banggain. Banggain mo yan. Banggain mo ulit. Di ba? Alam nyo ba? Alam nyo yung tulo ng tubig? Kapag tumutulo sa bato yan, kahit sabihin mong papatak-patak yan, makikita mo yung bato, nauuka. Di ba? Nauuka. Kung yung patak nga lang ng tubig, nakakauka ng bato, yung pakaya banggain mo ng banggain. Banggay mo ng bagay yung pader na yan. Pag nabangga mo yan, yung obstacles na yan, ganito po mangyayari dyan eh. Kung ito, nabangga mo ang pader mo, ito ang dreams mo, yan, ganyan ang mangyayari. Mababasag mo yan at makita mo ang dreams mo. Maaabot mo yan. So, huwag tayong matakot na bumangga dyan sa mga obstacles na yan. Kailangan nating harapin yung mga obstacles na yan. Kailangan nating harapin yung mga problema na yan. Kapag hindi mo maharap yan, wala.
Iiwas ka, iiwas ka. Yung pader niya, ang haba pala niyan. Ang haba niya. At mangyayari sa'yo, babagal ka. Babagal at babagal ka hanggang sa mapag-iwanan ka na. Kailangan wala pong banggain yan. Kailangan wala pong idiretso yan dyan para maabot po natin yung mga pangarap natin. Leadership, obtain leaders' skills and traits. Yan. Ano ba yung kailangan mong taglayin? Una, in training, drop everything. Diba? Drop everything. Kailangan po natin itapon kung tayo ay glass na may tubig, ibuhos muna natin yung tubig na yan. Kailangan maging empty glass tayo. Yan. Sumunod, kailangan ang leader ay marunong mag-OBP, marunong mag-house party at saka sa mga big OBP. Kailangan kaya nyo gawin yan. Kailangan po, ang isang leader, kailangan nyo pong gawin yan. I-promote nyo po ang sarili nyo bilang isang leader. Sumunod, kaya nyo pong mag-ondo, mag-IPT. Kailangan nyo mag-keeping. Kailangan nyo, kaya nyo mag-goal setting. Di po ba? Dapat po yan, kaya po ng isang leader yan. Ano po? Sa pagiging leader, kailangan nyo pong alam yan. Kaya nyo gawin yan. Kailangan nyo rin, kaya nyo rin makapag-motivate. Kaya nyo rin maging speaker. Hindi kayo nahihiya, di ba? I-motivate nyo po yung inyong mga members, yung inyong mga partners. Bilang isang leader, kayo po yung kanilang tatay, nanay, kuya, ate, doon sa isang grupo. No, kayo po ang magbig, parang sa kawan ng mga sheep, kayo po ang pastol. Ano po? So bilang isang leader, kailangan nyo pong taglayin yan. Ano po? Sumunod po, maging humble. Kailangan po natin maging humble palagi. Baka naman masyado mong mapagmataas ka na, ito pa lang ang resulta mo, tumataas ka na. Tingnan niyo po yung mga pillars natin. Coach Hans, Coach Gab, Ma'am Marie Chris, Coach Lester, napaka-humble po nila. Napakadali po nilang kausapin, napakadali po nilang pakiusapan, di ba? So, gayahin po natin sila. Maging humble po tayo. Yan. Yan, maging humble, hindi po hambog. Yan po. Yan, kailangan magkaroon tayo ng kultura ni Opti. Yan, kailangan po magkaroon tayo ng kultura ni Opti na walang cross-line. Wala po tayong cross-line, kahit sino po po pwedeng lumapit sa atin. At napakasarap po makipag-usap sa mga cross-lines. Ilan lang po ang uplines natin, pero napakarami po ng cross-lines natin. Grabe, ang dami niyo po matututunan. Ako po, isa pa ako sa mga natuto sa mga cross-lines. Mga upline cross-lines, sa mga cross-lines lang. Ang dami po natututunan. Ano po? Yan, do whatever it takes for the dreams. Diba? Bilang isang leader, kailangan nakikita ka nila na ginagawa mo. Diba? Patay kung patay. Ginagawa mo. Baka mamaya, ikaw ang leader dyan sa grupo mo. Tapos konting ulan lang, isasabihin mo sa grupo, may bukas na tayong umalis at umuulan naman. Bukas na tayong umalis at napakainit. Diba? Kahit po anong mangyari. Diba? Kung ikaw po ang leader, kapag may nakaschedule dyan, huwag na huwag mo ikakancel. Huwag na huwag mo ikakancel. Baka naman ikaw pa nagpapasimuno na huwag na ikancel na, kasi nga't maulan. Whatever it takes, yan. Kailangan magkaroon tayo ng right attitude. Diba? Right attitude, yung tamang pag-uugali natin. Diba? Attitude, sa lahat po ng bagay, pinag-uusapan lagi ang attitude. Pinag-uusapan po lagi ang attitude. Kailangan po, maganda po ang attitude natin, yung tama yung pag-uugali natin. Kasi po, kung hindi po tama ang pag-uugali natin, marami po lalayo sa atin. Mali po ang tatahakin natin. Yes, upline. Kailangan po meron tayong yes, upline. Kahit po ikaw ay leader, leader na ng grupo, kailangan marunong ka rin mag-yes upline. Magtuturo ka ng yes upline sa downline mo, pero ikaw wala kang yes upline, napakahirap po niyan. Di po ba? Kailangan ikaw mismo maging example. Open for criticism. Di ba? Kapag po tayo ay ibig sabihin ni kinikriticize, umbaga, merong sinasabi sa atin na meron ganito, meron dahil hindi dapat gawin, tapos ang ginagawa natin, ang tanggap natin doon, negative. Kailangan po maging positive po ang tanggap natin doon. Kasi kung hindi po tayo kinakausap o kinikriticize ng ating mga uplines, hindi po tayo mahal ng mga yan. Pababayaan ka na yan. Kaya po tayo sinasabihan na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Concern po sila sa atin. At ayaw nila na ikaw ay malugmok doon sa kumunoy na kung saan ay lulubog ka, hindi ka na makaahon. Kapag ang tingin mo doon ay negative na parang ikaw ay pinapagreat mo palagi, ay naku po, mas mahirap po na ikaw ay hindi ka pinapansin ng upline mo. Diba? Mas mahirap po na hindi ka pinapansin ng upline mo. Pag hindi ka pinapansin ng upline mo, matakot ka po. Bakit? Hindi siya concern sa'yo. Gawin mo gusto mong gawin, bahala ka sa buhay mo. Diba? Maging open po tayo.
Hindi po tayo acne dapat. Acne, A-K-N-Y. Alam ko na yan, di ba? Kailangan po tayo laging open. Lagi tayong excited na meron tayong learnings na kailangan matutunan. Ang acne, alam po na yan, napaka-negative po yan. Kaya hindi po yan dapat tinataglay ng isang leader ni One of the. Believe. Maniwala po. Kanino? What and who to believe? Believe you can and you're halfway there. Diba? Theodore Roosevelt. Yeah. To be champ, you have to believe in yourself when no one else will. Sugar Ray Robinson. Believe that the best is still to come. Be aware that even trials are gifts to make us strong enough to face life. Kanino tayo maniniwala? Sa company. Maniwala po tayo sa company. Di ba? Yan ang una natin paniwalaan. Maniwala tayo sa kumpanya. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa kumpanya, saan pa tayo maniniwala? Di ba? Ang kumpanya ay napakaganda po. Isa lang pong may-ari. Magpasalamat tayo, Chairman Marvin Baro. Di ba? Nagpapasalamat po kami kay Chairman Marvin Baro sapagkat tinayo niyo ang kumpanyang ito. Kung wala po ang kumpanya na to, mananatili kaming nasa lugmok ng kahirapan. Pasalamat po tayo. Ang company natin ay napakaganda. Bakit po? Update ko lang kayo. Ang company natin, kung hindi pa nakakapunta sa head office natin na bago, dyan po sa May Quezon Avenue, ay kung alam nyo lang po ay lumang opisina natin sa Mayon, tignan nyo po yung opisina natin bago. Napakaganda. Upgrade na upgrade po ang ating company. Buti mong basurahan. Hindi mo kailangan hawakan para buksan. Di ba? Isang swipe lang yan. Hindi mo nga hinahawakan na bubukas eh. Di ba? Company, maniwala po tayo sa kumpanya natin. Iisa lang po ang mayari. Di ba? Maraming salamat po, Chairman Marvin Baro. Sumunod, maniwala tayo sa products. Alam ko naman lahat po tayo ay testimonial ng products. Maniwala po tayo sa product. Di ba? Ang hirap po niyan kung halimbawa, nagbebenta ka ng product, hindi mo ginagamit. Di ba? Maniwala po tayo sa products. Napakaganda po ng products natin. Paniwalaan po natin yan. Pero ang product po natin hindi gamot ha. Baka ginagawa niyong gamot. Di ba? Food supplement po ang ating product. Sumunod po, maniwala tayo sa comp plan, sa marketing plan. Di ba? Baka tayo hindi maniniwala sa marketing plan. Ito totoo naman po yan. Pare-pares lang po tayo. Ang pairing ni Coach Hans, Coach Gab, Coach Lester ay pairing din po natin. Pare-pares po tayong 750 sa silver. Tandaan po natin yan. Di ba? So yan po ang comp plan natin. Pare-pares po tayo ng comp plan. Direct referral, pare-pares din po tayo. Pare-pares din sa Infinity. Wala pong pagbabago yan. Pare-pares din po ang safety net yan. Ano po? So maniwala po tayo, napakaganda po ng ating comp plan. Napakaganda po ng ating unique comp plan. Ano po ba yung ways of earns natin? Di ba? Meron tayong retailing. Meron tayong direct referral. Meron tayong binary system o yung pairing bonus. Meron tayong tinatawag na infinity bonus. Di ba? Meron tayong Unilevel sa product. Di ba? Meron tayong sa stockist. O di ba? Meron pa tayong sa mega center. Di ba? Okay na eh. Sa tatlo pa nga lang, okay na po ako eh. Di ba? Okay na tayo doon. Di ba? 3 ways to earn nga lang eh. I-compare nyo pa sa 15 ways to earn. Ay! Sorry po. Baka may nasagasaan ako. Yan. Sumunod po. Yan. Maniwala po tayo sa ating upline at coaches. Hindi po tayo ipapahamak nyan. Kapag po tayo ipapahamak nyan, eh, wala. Hindi siya kikita. Di ba? Maniwala po tayo sa ating mga upline. Hindi po sila magbibigay sa atin, magtuturo sa atin na ikapapahamak natin. Totoo po yan. Sumunod. Eh syempre, kailangan mo maniwala din sa downlines mo. Kailangan mong maniwala sa downlines mo. Kaya po nilang gawin yan. Pagtiwalaan mo po ang downlines mo. Kanina ko po sinasabi. Ayan. Sumunod po, syempre, maniwala ka din sa crosslines mo. Ayan. Maniwala po tayo sa crosslines natin. Ang dami pong crosslines. Diba? Hindi ka rin po tuturuan ng hindi maganda yan. Sumunod, maniwala ka sa sarili mo. Maganda po ang company natin, ang product natin, ang complan natin maganda. Mga ang gagaling ng uplines natin, sa downlines natin, maniwala tayo. Sa crosslines, baka nung mahirap naman yung wala kang tiwala sa sarili mo. Ang hirap po nun, pag hindi ka naniniwala sa sarili mo, baliwala po lahat yan. Yan. Unahin mo sarili mo, paniwalaan mo ang sarili mo na kaya mong gawin at kaya mong maabot yung mga pangarap na gusto mong maabot. At syempre pa, huwag niyo kakalimutan, kailangan maniwala tayo sa Diyos. Hindi nyo ba napapansin na sa lahat po ng activity ni One Opti, kailangan Diyos muna. Diba? Kailangan po Diyos muna. Kaya nga tayo naka One Opti. To God be the glory. God first. Okay po. Sumunod po. Sa networking, mga kasama, ito malapit na tayong matapos. Sa networking po, huwag matakot magkamali.
Huwag po tayong matakot magkamali. Mauubos din yan. Ang susunod po niyan, tama na eh. Sinabi nga ni Coach Gab, bakit ba tayo nagkakamali? Bakit tayo nagkakamali? Kasi marami pa tayong matututunan. Ang mahirap kasi sa isang tao, kaya ayaw gawin yung isang bagay, natatakot siya magkamali. Di ba? Eh, hindi ba natin alam na sa pagkakamali, doon tayo natututo? Di ba? At pag natuto tayo, di ba? Ang susunod na gagawin natin, tama na kasi hindi mo na gagawin ulit yung ginawa mo kasi nagkamali ka na nga eh. Bakit gagawin mo pa yung mali na yan, nagawa mo na? So, ang susunod na gagawin mo, panigurado, tama ang gagawin mo. Yan po, kailangan natin gawin. Okay po? Ayan. Ibigay ko po kayo ng pagpipilian. Mahirap ang maging mahirap. Tama. Mahirap po ang maging mahirap. Pero mahirap din magpayaman. Nasa sa inyo na lang po. Mamili po kayo ng inyong mahirap. Mamili po kayo ng inyong mahirap. Kaya sa akin po, maraming maraming salamat po and congratulations po. Ito po ulit si Coach Dewell. Ayan, nagpapasalamat po sa inyong lahat na nakinig ngayong gabi. Ayan, maraming maraming salamat po.